Tangkong. Hi guys, welcome back sa ating channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe ng ating channel, eh please subscribe para updated kayo sa mga videos na ating ilalabas. Another episode, and nandito tayo sa spot ni Red Fardo. Shout out tayo. First isda, Bugaong Ritso. Paparating na rin yung habagat season, tapos naghanap na lang ako ng kahit anong isda na pwede nating hulihin para may ma-stock na rin tayo. Medyo malabo na rin yung nasa malalim na part, so dito na lang tayo sa spot ko na may maraming mullet or banak. Nagabang lang ako dito sa may playground din la, at yun, dumaan pa sa aking harapan. Nahirapan akong mag-aim straight kasi medyo may kalabuan na rin yung dagat ngayon. Okay lang sana kung 70cm or 90cm yung gamit ko, pero 100cm yung gamit natin ngayon. Kaya nahirapan na rin tayo sa pagtira. Kaya dito ay abang-abang na lang tayo kung meron ba tayong pwedeng tirahin dito. So ito, may isa na naman. May mga kasama pa rin yan sa mga likuran niya. Kaso hindi ko natamaan. Kadanghag lang. Medyo malaki din yun, nasa mga 1 kilo to 1.5 kilos ang isa. Yan talaga ang behaviors ng mga mullet or banak pag nasa murky na part tayo na mamana, kahit saan lang lumalabas. So ito, may isa na naman. Ang style ko sa pagtira dito ay hindi ko ginugulat yung isda. Sinusundan ko lang kung saan ako pwedeng makatira na. And usually, sa ulo ko tinitira talaga itong mga isdang to kasi medyo malakas din yan kahit hindi naman medyo kalakihan. Paborito kong isdang to sa pagsigang. Kaya gawa tayo ng catch and cook later para malaman nyo rin paano ko pre-prepare yung isdang to. Here's another dive. Sa dito na part ay nilapitan talaga ako ng dalawang good size na banak. Sa sobrang lapit, nahirapan pa ako sa pagtira. So pinapalayo ko muna para maka-aim straight ako. Mahirap kasing i-aim pag hindi naka-straight yung kamay mo. At yun. Wa, gihapon kaigo. Yung feeling na sure ball yung tira mo pero hindi mo pa natamaan. Ang daming banak na nakita ko dito, kaso iba yung natira natin. At paglingon ko sa right side ko, yun, ang dami. Medyo may kalayuan yung mga isda, so di ko na tinira. At paglingon ko sa left side ko naman ay ito, mga bugaong na pod. Papaahon na sana ako at di na bumalik yung mga banak. Tinira ko na lang rin yung mas malaking bugaong sa kanila. Thank you.
anti-zero fish. Ang style ko sa paghanap ng banak ay maghanap ako ng bato na pwede kong hawakan para di ako lilitaw, at mag-scratch sa bato para lalapit sila, at konting fish call na rin. So ito, lumapit na isa. Nai-enjoy ako kung maghuli ng ganitong isda kasi isa, nasa mababaw lang, at dalawa, malalaki na rin sila. Sayang to kasi ang laki sana. Gipit lang nagkumi. Ito yung last dive ko at ito, ang dami sana. Wala akong video sa lahat na huli ko, pero ito yung picture. Mo ni banak ikadapog, dapay bugaong kalaparo. So hi guys, manguhal ng tagtangkong kay wa magintay isuwa ting habagat man. So welcome din sa among gamay nga farm diri sa Luyo. Kung ganahan mo mamutong, ang lubi diri kay Kauton. Okay, nakakolekta na tag isagol sa tong sinigang. Okay, yo. Ug mao ni atong tangkong nga nakolekta. Okay, yo. Mao ni atong sigangon. Ito yung style ko sa paglinis ng banak. Pagkatapos mong kuna ng himbis, sagi na himbis sa Tagalog, o oh, kaliskis di ay, paralingin ang ganyan tiyantiyan wo. So prepare na ta sa atong lamas, kamatis. Ay ginan nyo kalimti ang okra sa inyong sinigang. Mao man ay makapalapot-lapot sa inyong sabaw. Pulang ingredients ra to ibutang ana. Ilunod ang lamas ang okra o taong raibilin. O niya, natuig na yung bukal. O, ilunod ang isda. Di gina nato kalimta ng isi-isintiyang eh. Niya, sagol lang din na natuig pang paaslam sa dagway. Ay, gina niyo kalimta inyong bitsin. Kaya mawag yun ay makapalami ibig sa kunsa pa ng inyong luto. O, ang asin. So, ni-action nagbukal lang atong sinigang. So, ato na nailunod atong talong o okra. Para mulapot-lapot na po nato sa baw. Kung ganahan pa kang mas lapot, butang yung cornstarch. Kung matuo ka, buang ka. So tanaw ni mo murag luto-luto na niya, sakto-sakto na yung timpla, but luno din na imong tangkong.
Yang pagluto ni mo ng tangkong, mura na siya imong gipagreen gamay ba? Ayog i-overcook kay ni kalibang ni mo na tibuok paghihapong tangkong ba? Maubitong ako na hagpata. Ato ng kwaon para di malatha. Sabaw, buwad taon, huwag tangkong. Nga bahaw, okay ayo. Ngaon. So kung naabot mag-iikani akong video karon ako sa nagisuwayag bisaya-bisaya po kay para makasabot sa nang uban nga wag yung kasabot ano yung itong ipang storya. O leave comments below para di itang maglisod sa sunod na itong video. Nga magbisaya na sad tao eh. Nade ko yung i-promote nga pana na ko dere. Tako kinigtabang huwag nyo ning paliton. Salamat sa pagtanaw o amping sa pagpauli.